Magandang gabi po sa ating lahat. Bukas na ang inyong graduation. Alam ko na hindi basta-basta ang pagod at sakripisyo na pinagdaanan ninyo at lalong-lalo na ang mga magulang ninyo. My congratulations to all of you. It is a great honor and privilege to give you the message of the Lord ngayong gabi. Ang ating teksto ngayon mga kapatid ay nandito po sa Awit 37:4-5. Ang sabi, kayawi mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa kanya italaga, tutulong ang ganap kapag ikay nagtiwala. Sabi po sa English, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Na yung ating pag-uusapan ngayon, maging maingat sa journey ng pangarap. Alam kong marami po tayong mga pangarap sa buhay mga kapatid. Subalit dapat din tayong maging maingat sa ating mga pangarap. Paano po maging maingat sa journey ng pangarap? Mayroon po tayong tatlong bagay. Ang una, huwag makalimot sa mga tulay ng iyong buhay. Sino ba ang tulay ng iyong buhay? Ang ating sagot, number one po ay yung mga magulang natin. Sila po ang tulay. Kung wala sila, maaring hindi po tayo makapagtapos. Maaring ang tao ding naging ambag sa pag-aaral mo. Hindi man ang magulang mo, baka mga kamag-anakan mo, mga kapatid mo, o mga friends mo, maaring sila ay nagiging tulay din sa iyong pag-aaral. Maging ang ating mga teachers, sila din ay tulay ng ating pag-aaral. Higit sa lahat, ang Diyos. Maging mapagpasalamat, huwag natin silang kalimutan dahil hindi ka mabubuo at hindi ka makakatawid kung wala sila at hindi sila kaparte ng buhay mo. Tandaan, hindi mabubuo ang 1,000 kung walang 1 piso. Sa journey ninyo ngayon, maaring ang iba ay maghahanap muna ng trabaho, mag-i-exam to the point na ang iba dito baka ay maging licensed teacher, police, doktor, abogado, depende po sa kurso. Balang araw, iba na kayo kaysa dati. Gaganda na ang buhay ninyo. Ang tanong, proud ba kayong iharap sa mga kapwa ninyo professional ang inyong mga magulang? Hindi nyo ba sila ikakahiya? Magagawa pa ba ninyong ngumiti, kumaway, mag-reply sa inyong mga kamag-anak at mga kaibigan? Ngayon pa lang maging maingat ka na sa journey ng pangarap mo. Sasabihin mo sa iyong sarili na kahit saan man ako makarating, umasinsuman ang buhay ko, maging profesional man ako, magiging mabait pa rin ako. Hindi ako magbabago, ako pa rin ito. Ito po mga kapatid, ang pangako mo kay Lord. Kaya nga ang sabi ng Bible sa Kawikaan 16:9, ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Kahit marami tayong pangarap, marami tayong balak, kung ayaw namang ipatupad ni Lord, wala din. Kaya dapat mga kapatid, marunong tayong lumingon, marunong tayong tumingin sa mga tulay ng buhay. Igwasin borgeran, kag may bata dito na wara-wara gayon. Ansigi an pangayo sin borger. Kag permi man niya ginahatagan o ginapakaon. Sa dugay na panahon, ininatag iya san borgeran, nagkaigwasin malubha na sakit. Kag na-confine sa hospital. Kag halos 100K an bayadan. Nagproblema an anak kung paano sinda makabayad sa hospital. Pero nagkadto sa doktor ang bata sadto na tag-iya san burgiran. Kag ang sabi san doktor na pwede na kamo magluwas. Nagulat po ang bata kay nano kay wara na sindan babayadan. Kay ang sabi san doktor wara na kamo sin babayadan. Ayaw na kamo pagproblema. Alam nyo ba kung sino ito na doktor? Amo ito ang bata dati na sige sin ayo sin burger. Naging doktor na. Kagwara makalimot sa mga tulay san iya buhay. Paano maging maingat sa journey ng pangarap? Una po, huwag makalimot sa mga tulay ng iyong buhay. Pangalawa, panatilihin at ugaliin ang mapagpakumbabang puso. Magiging professional man ang bawat isa sa inyo, ito ay masasabing tagumpay sa mata ng tao.
makakatulong ka na sa magulang mo, makakabili ka na sa gusto mo, makakapagpundar ka, makakapagpaaral sa mga kapatid, makakapagpatayo ng bahay at makakabili ng mga sasakyan. Pero mayroon kang dapat bantayan at ingatan. Ang matutong magmataas sa sarili. Ang maging mayabang. Dinumero na ang galaw mo. Ayaw mo nang makijamin, makitawanan, makipag-usap o maging corny paminsan-minsan. Naalala ba ninyo yung mga isyo-isyo sa ating Olympic gold medalist na si Carlos Yolo? Yun po mga kapatid ay sa tingin ko misunderstanding sa kanyang magulang. Ang kanilang relasyon sa kanyang mga magulang. Yun lamang po ay nakita natin na nag-viral sa social media. Hindi po natin alam kung ano ang pinakadahilan. Pero makita po natin na minsan na i-judge na tumaas na ang ulo nito. So may mga ganyan. But mga kapatid, si Manny Pacquiao ay tingnan natin bilang 8th division champion. Kita naman po natin na siya ay umasinso. Naging milyonaryo. Pero may puso pa ring humble. Yan yung nakita ko sa kanya. Na kung saan, kahit napakalayo na ang kanyang narating, ay mayroon pa rin siyang pusong mapagpakumbaba. Kaya mga kapatid, masasayang ang pinaghirapan mo kung matuto tayong magmataas dahil Diyos ang magiging kalaban natin. Ano ang sabi sa Mateo 23:12? Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Marami akong nakita at nakilalang profesional o masinso na napakabait at mapagpakumbaba pa rin. Sana ito ang ugali na dapat baunin sa journey ng inyong pangarap. Paano maging maingat sa journey ng pangarap? Pangalawa, panatilihin at ugaliin ang mapagpakumbabang puso. Pangatlo, gawin mong Panginoon si Jesus sa iyong mga pangarap sa buhay. Huwag mong gawing Panginoon ang pangarap mo, bagkos ay ipagkatiwala mo sa Panginoon ang mga pangarap mo. Lagi kang humingi sa Kanya ng tulong, guidance, na bigyan ka ng tamang desisyon, ng magandang plano, ng magandang future. Ikunik mo at isang ayon mo ang iyong pangarap sa plano at pangarap ng Diyos para sa iyo. Bakit? Dahil siya ang tunay na may hawak ng maganda mong future. Ano ang sabi sa Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Huwag tayong magmalabis na hahantong sa isang bagay na hindi mo na kailangan si Lord. Na di ka na maglilingkod kay Lord at susuluhin na lang natin sa ating kakayahan. May usadgani na bata na nagkuha sin mani sa garapon na tama lang makaigo ang kamot. Gusto niya makakuha sin damo, kaya kinumo niya. Ang problema kay dili na siya makapaluwas sa iya kamot. Habo niya buhian ang damo na mani sa iya kamot. Dahil dili makaluwas sa iya kamot, nag-start na siya magproblema kag magtangis. Hanggang gin-instruksyonan siya san iya iloy, nabuhian mo ang ginkumo mo na mani, kag jutay-jutayon mo lang ang pagkuha. Dili mo pagkumoon agod makaluwas ang imo kamot sa garapon, kag nag-success gayod ang bata. Nano po ang lesson na aton makuha didi? Ayaw pag-ambisyon sin patong-patong na gusto mo kuhaon sa imo sarili na kamot, kay basi masulod ka lalugod sa mga problema kag dugay ka makahali dida. Hinay-hinay lang, usad-usad lang agod kaya mo lusutan. Kag labaw sa tanan, magbati sin mga instruction. Hali sa surmato ni Lord agod magtagumpay ka. Nanuman ang mga instruction, hali sa surmaton san aton Panginoon. Ang sabi didi sa Kawikaan 3:5-7, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh
at lumayo ka sa kasamaan. Ano rin ang sabi sa Kawikaan 16:3? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Remember, hanggat buhay tayo, marami tayong pangarap. Marami tayong balak o mga plano na dapat makamit o matupad. Ang definition ng mundo about success ay kung yumaman ka, nabili mo ang lahat ng gusto mo, naging sikat ka o powerful ka sa mundo. But ang katotohanan sa Bible, sa Christian definition at sa Diyos, ang tunay na success ay wala dito sa mundo. Bakit? Dahil ang lahat ay temporary lang, kukupas at mamamatay. At ang katotohanan sa kamatayan ay wala tayong madadala ni isang man sa ating pundar o pinaghirapan. Ang tunay na success, kapatid, sa mata ng Diyos, ang tunay na meaningful life ay ang maglingkod, sumunod, at ang makatiyak ng iyong kaligtasan sa langit. Mangyayari ito kung mayroon kang tunay na pananampalataya kay Jesus. Malayo man ang marating mo sa pangarap mo, naging matagumpay ka sa definisyon ng mundo, pero aanhin mo ito kung wala kang Kristo sa puso mo. Dadaigin at panalo pa rin ang simpleng tao na tunay na naglilingkod o sumusunod kay Jesus. Kaya mga kapatid, paano maging maingat sa journey ng pangarap? I-review muna natin sandali. Una, huwag makalimot sa mga tulay ng iyong buhay. Pangalawa, panatilihin at ugaliin ang mapagpakumbabang puso. Pangatlo, gawin mong Panginoon si Jesus sa iyong mga pangarap sa buhay. Ano po ang ating application? Una, laging bantayan at sanayin ngayon pa lang ang huwag makalimot sa mga instrumento o tulay ng ating mga buhay. Pangalawa, ipanalangin at ipamuhay lagi ang mapagpakumbabang puso. Pangatlo, laging magtiwala, tawagin ang Diyos at laging i-priority ang Diyos sa kabila na marami kang pangarap, maglingkod at magpagamit sa Diyos habang nasa journey ka ng iyong mga pangarap. Huwag gawing Diyos ang pangarap, kundi magtiwala sa Diyos na Siya ang magpangyari sa ating mga minimiti. Naway mayroon kayong natutunan at mabaong mensahe para sa journey ng inyong mga pangarap. Congratulations to all of you and to the proud parents. God bless everyone.